Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahi kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga silent listener at supporter nitong page na ito, kagaya ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Maui. Ang ibabahagi ko po ay isa lamang sa mga hindi ko malilimutang karanasan. Halos mag-iisang dekada na rin simula nang mangyari ito. Pero magpasa hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa akin ang bawat gabi ng aking karanasan. Taong 2012, katapusan ng buwan ng Hunyo, nang kami ay mapagpasyahang sa Cavite na lamang manirahan. Noong panahon na yon ay nasa edad na 10 pa lamang ako. Napatira kami sa isang lugar sa General Trias sa Cavite. Bago marating ang bahay, ay kailangan pang maglakad ng halos isang oras. Masukal ang daan. Nagsisitaasang mga talahib ang sasalubong sayo. Panay mga naglalakihang puno at madaraanan din ang dalawang sapa. Hindi pa ganun kadalas ang mga taong naninirahan sa lugar. Kubo-kubo o kaya naman ay tagpi-tagpi ang mga bahay. At mapapansin na karamihan ay umaasa lamang sa gasera para may magsilbing liwanag tuwing sasapit ang dilim. Ang bahay naman namin ay sa dulo pa. Bale, pang-apat sa dulong bahay. May dalawang bahay sa pinakadulo na halos magkatabi lamang. Kasunod ang isang bahay na abandonado ng matagal at yung sa amin. Ang sumunod na mga bahay naman ay masyado ng malayo ang pagitan kaya nag-iisa kami na parang nasa gitna. Doon, nakilala namin ang mag-asawang naninirahan sa pinakadulong bahay. Tawagin na lamang po natin sila bilang Nanay Rita at si Tatay Pinong. Wala silang anak. Ngunit may anak sa una si Nanay Rita. At panay, may mga asawa na. Ang bunso naman na si Kuya Rel ay nung panahon na yun ay nasa edad 18 na. Kaya sila lang dalawa ang naninirahan sa kubo. Dumating ang Hulyo at mas lalo pa kaming napalapit sa kanila. Lalo na kay Nanay Rita. Si Tatay Pinong naman, nalaman naming mahilig mag-inom. As in, gabi-gabi. Isang araw, dumaan sa bahay si Nanay para sabihing pakibantay-bantayan daw ang kanilang bahay dahil makikipaglibing sila sa isang kamag-anak. Umuo naman kami at sinabing mag-iingat sila. Noong magpahapon habang kami ay kasalukuyang nakikipaglaro sa mga bago naming kaibigan o kapitbahay, ay naulinigan namin ang galit na si Tigre, ang aso nila Nanay Rita. Animoy, may kinagagalitan sa tindi ng mga kahol, kaya nakuha nito ang aming atensyon, dahilan para dahan-dahan kaming pumunta ng kapatid ko malapit sa pinanggagalingan ng kahol at nakita namin si Tigre na nakaharap sa may taniman. Patuloy pa rin sa pagtahol ngunit wala namang tao. Isinawalang bahala na lamang namin at inisip na dahil baka kapwa aso lamang din iyon. At ito na nga, dumating ang hapon.
Nakita namin si Nanay Rita na nagmamadali sa paglalakad papauwi sa kanilang bahay. Ni hindi man lang kami binati gaya ng madalas niyang ginagawa. Miski na ilang araw pa lang namin siyang nakikilala, ay nagtaka na kami agad sa ganoon niyang pagbabago. Kinabukasan, nalaman na lamang namin na wala na si Tatay Pinong. Na-aksidente raw ito lulan ng tricycle matapos makipaglibing. Tumarak pa raw sa kanyang tagiliran ang bote ng alak na isinuksok niya pala sa kanyang suot na pang-ibaba noong siya ay makipaglibing. Ganoon na raw yun dati pa. Lumipas ang ilang araw at umabot na nga ng Linggo na hindi na umuuwi si Nanay Rita sa kanilang bahay. Inakala namin na hindi na siya babalik pero nagkamali kami. Matapos na mailibing si Tatay Pinong ay umuwi na ito sa bahay nila. Hindi gaya dati, bigla itong nagbago. Siguro nalulungkot at namimiss si Tatay. Ganon siya ng ilang linggo hanggang sa makalipas yun ay napunta na uli siya sa bahay. Ipinaalam niya ako kila Mama at Papa na hihiram-hiramin niya para may makasama siya sa kanila, maging sa pagtulog. Nung una, ayaw ko. Pero napapayag din naman ako dahil naiintindihan ko siya at sabi nila Mama para daw hindi gaanong mangulila, at least may makakausap man lang. Unang gabi, hindi ko magawang maging komportable sa kanila. Kitang-kita ko ang labas dahil sa kawayang gawa ang kanilang bahay. Maging yung mga bintana ay nakabukas lang, kaya naman talagang tanaw na tanaw ang madilim at napakatahimik na labas. Ilang gabi akong ganun at nasanay na rin kalaunan. Ngunit may isa lang akong pinagtatakan. Palaging nawawala si Nanay Rita. Nagigising ako madalas ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw pero wala akong Nanay Rita na naaabutang kasama ko kahit tabi lang naman kaming matulog. Sinubukan ko rin ang lumabas sa kwarto at hanapin siya pero wala akong nakitang Nanay Rita. Hanggang sa yung pagkataka ko ay naging curiosidad na. Sinadya kong magtulog-tulugan isang gabi dahil gusto kong malaman kung saan siya nagpupunta ng 10 oras ng kalaliman ng gabi hanggang sa magmadaling araw. Mag-aalauna ng maramdaman kong tumayo na siya mula sa higaan. Akala ko ay dahil sa iihi lang pero mali ako. Lumabas siya ng silid kaya ilang sandali lang ay sumunod agad ako. Doon ko mismo nalaman ang dahilan kung bakit siya nawawala. Rinig na rinig ko ang isang tunog na nanggagaling sa labas na animoy may nagkakape. Sumilip ako pero walang tao. At patay rin naman ang ilaw. Pabalik na ako ng silid dahil may kakaiba na akong nararamdaman nang biglang nangamoy gas o yung tipong gasera. Gumagamit lang sila Nanay Rita ng kahoy sa pagluluto at nilalagyan ng gas para mabilis na mapaapoy kapag asawa niya ang magluluto, si Tatay Pinong po. Dali-dali ako nun sa paglalakad nang biglang sinalubong ako ni Nanay Rita. Ang sabi niya sa akin, "Nandyan si Pinong sa labas. Pinaghahanda niya tayo ng makakain." Nagulat ako nun at natakot na rin. Sa sobrang takot ko pa nga ay hindi ko nagawang makapagsalita at patakbo na akong pumasok sa loob ng kwarto.
na itulog ko ng ganun-ganun na lang dahil sa takot na bumalot sa buo kong pagkatao. Ilang oras lang ay nagising na rin naman ako. May mga nakahain ng pagkain sa lamesa. Ang unang pumasok sa isip ko paggising ko ay si Nanay Rita, kaya ginawa ko ay hinanap ko siya. Umaga na nun at maliwanag na rin naman. Ilang minuto lang ay nakita ko si Nanay sa may palayan. Ang layo ng tinatanaw niya na tila ba may hinihintay. Nang lapitan ko siya at tanungin kung ano ang ginagawa niya doon, ang tanging binitawan niyang salita lamang sa akin ay, "Sasama na ako sa kanya." At yun nga po, ilang araw lang ay nawala na po si Nanay Rita. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!